pasikat na players. Pero na tayo for our game number one ng Mytel International Championship, series number two, Evos Legends versus Bren Esports. Sa blue side, yung Evos Legends, Majanjok on this match, rekt para sa isang Luoyi. Asep Saip Pulo for the Selena, one naman for his Ling, and Zace for the Atlas. Yun, at para naman dito sa kanilang makakalaban, Bren Esports, ladies and gentlemen, few dito for this Farsa, Ribo naman for Gatot Kacha, Flap TZ for this Johed Ducky, or lastly for this PNK, Popol and Kupa, Carl TZ naman nagagamit dito ng isang Lancelot. Yun, ano, labanan pala ng mga swords to, ng mga swordmaster, ang laro natin yung Ling at saka Lancelot, yun yung pinaka-abangan natin for this one. Mm-hmm. And for ano pala, for Bren Esports, meron silang Gatot dito for Ribo, so additional ano na rin, pampakunat kumbaga. Mm-hmm. Wala silang ano, wala silang hard tank talaga, kasi si Gatot, hindi naman siya yung magro-rotate. Oo, no? Tama dyan, mukhang lalaban sila dito ng ano lang, ng, or rather yung aso kadalasan ni PNK dito, ginagawa na nilang pang ano, pang pronta din halos eh. Kaya siguro pakuko natin niya tong aso ni ano ni PNK if ever ni Lasty. Eto natin naman ang abisal araw, pero there's a purified card. TZ na upo! Muntik na, buti nilang nag-level 4, pero hindi pa rin sapat na o kasama si Lingo. First blood has been taken by Evos Legend and God, but there's a trade. Ladies and gents, isa pa, napaganda naman ang ginawa doon. Actually, si Lingdon, ang ganda ng map awareness niya kasi naabot niya pa doon. At alam niya kung saan nahabulin sila. Sila, so good to for Evos Legends kasi napatay nila agad eh si Carl TZ. Which is dapat as much as possible hindi namamatay. And alam kasi natin yung gameplay ni Carl TZ, pagka hindi talaga siya namamatay, mataas ang chance na Bren Esports ang mananalo. Oo, grabe din ang performance. So for that, nakita natin yung concept na gustong gawin ng Evos Legends dito against Bren Esports, na earlyhan nila or lalimin nila or i-agree nila masyado, kasi nakita nyo naman yung engagement na yun, napakalalim na kung tutusin, pero pinilit pa rin ng Evos Legend kasi factor sa kanila yun pagka nag-success sila sa ganun eh. Oo. At saka kita mo ngayon, parang pagka may tinamaan dito yung Evos Legends, kahit anong klase na skill, parang dinadamage yan pa nila para ma-delay na agad pwede sa rotation dito yung Bren Esports. Although for that one pala, kanina nakuha si Cartesi, comment natin si Louie kasi grabe yung damage yung bigay niya, pero so oop, off-cam kill mga kaibigan, patay doon ang ating ibon or the Farsa. Pero sa may bottom lane, may sagot lang naman ang Bren Esports. Masha naman ang napatay dito. Pero sa top lane, naku po, hindi pa tapos ang boxing dito. Si Juan lumalaban against 3 Ribo. Running out of life, patay na naman, ladies and gents. And for this time, mga kaibigan, oops, Ducky, wala na rin buhay, my friend. That's lasty. PNK has been taken down as well. Though, first death pala ni Kuya Ribo yun. So, for lasty, yun ang second death niya. Grabe, 5-2 agad. Mainit yung Evos Legends dito. 3 minutes pa lang, oh. At saka yung ginagawa nila, every after may ikutan sila, it's either kukuha sila ng ibang jungle or papatay sila ng heroes dito kami from Bren. Tinamaan na araw mga kaibigan. This is the second death of Carl TZ on his Lancelot para sa ating laban. So ganyan sinabi natin, yes, mainit ang pinapakita dito ng Evos Legends. Tapos meron pa silang masha na possible makakuha ng objective dito. I guess for Bren Esports, kailangan mas maging maingat sila. Depensahan yung mga objective nila. Speaking of objective, nakuha dito ang buff ng isang Carl TZ. Baka madamay pa nga si Kuya Ribo dito, sumilip lang, ladies and gents, pero okay lang, at least they're just trying to secure their buff eh. Hindi nga lang din kakayanin, but look at this, Kuya Few was able to steal the buff against the Evos Legends doon. Napakalayim nun, simple lang sa Gedli, and now the turtle, oops, baka na-secure, tapos naka-ready si ano, grabe yung zone out dito direct, sobrang solid dito ni Louie magabitaw ng kanyang mga skills against Bren Esports. Pero ito pala, kailangan natin pansinin, kakaiba yung emblem dito ni Juan. Naka-festival blood, usually kasi nakikita natin, di ba, assassin emblem na ano, naka-killing spree. Dito even ginamit niya more on the fighter emblem. More so may kita natin later. Siguro. Oo. May kita natin later kung ano yung naging reason kung para doon sa pagpili na yon. Tama nga dyan. Pero ito na, another one, si Flapsy dito, ginamit na rin kanya unstoppable force. Trying to do some damage as much as they can do pa, kaibigan. Pero si Few dito, delikado. Zay is trying to escape. Nope, naku po, that's gonna be 3-1. Yata, happy bowlers lang. Oh, si Few, naku. Si Few, naku po, delikado mga best swap ejector. And that is, again, another kill for Evos Legends kill sa ating laro. Grabing, ano, ang bilis ng backup dito ng Evos Legends, yun yung pinakamapansin natin. Although for Bren Esports naman, nakikita natin na pag may pause, may opportunity na pumatay, binaburst na rin agad. Si Ribo, wala ng buhay. Mga kaibigan, mid to late side, at grabe yung vacuum dito ni paring wreck talaga. Grabe, talagang wrecked kapag tinamaan ka ng ganong kalaking damage, no? So for Carl TZ, for sure kailangan na niya kagad paghandaan yung mga magical defense items niya if ever, like magic blade or like magic resistance items, kasi napakasakit eh.
napipigil yung combo gusto niyang gawin. Ito pa sa bottom lane, there's an off-cam kill. Ito pala, ito pala sa team natin, si Coach Ducky, siya yung coach natin ng Evos Legends. Kilala na kilala natin siya para dyan. Pero wait lang, kasi sa top lane natin, two men down para sa side ng Bren Esports, mga Beswap. This is the third kill of one. 306 KDA for his sling. Although kay Few, ang kinagandahan dito, meron na siyang Clock of Destiny. Later on, pag humaba ang ating laro, mas magiging masakit ang damage niya. Pero si Rek, may sagot lang din naman ng item, which is the glowing one. Oo nga, no, mga kaibigan. So, for that this time, ayan ang alang item dito. Maaga-aga na aga din ang nabuo ni ano, ha, ni Ling dito. Halos onti na lang, endless battle na. On the other side naman, si Lancelot, wala pa. Hindi pa natin nakikita yung drawing ng item niya. So, hindi pa masyado, hindi pa klaro. Ayun o, ang ginagawa ng Louie, lagi siya doon sa bush na maliit doon. Pag may tatar objective, dire-diretso na agad. Pero yun, mga kaibigan, nahuli ulit fatal si Cartesi. Third rose para sa kanya, hindi naman ang arrow, pero sa may badalikol, that is one with his link. Tamang tira lang para sa mga kanya kalaban. And Bamba out for the side of Bren Esports, pero si Ribbon na iwan. That is unstoppable for Selena. Nao, siya na yung sasalo, sabi ni Kuya Ribo natin doon eh. Ako na, wag lang yung core namin ang mahuli, mga besties. 13-4 ang ating score is still in favor of Evos Legends. Same with the gold lead, 2,000 lang. Almost 2K lang din ang difference nila dito. It's still, napakaaga pa naman ito. 6 minutes and 30 seconds pa lang tayo. Pero titingnan mo yung scoring, 13-4. Kala mo, nasa 12-minute game mark na tayo. Oo, no? Pero sana na to, sa gold ng Evos Legends, hindi ganun kalaki para sa 13-4. Yun yung kinagandahan naman dito for Bren Esports. Kasi meron pa sila nakukuha na farm. Exactly. So, for Bren Esports, nakasira na rin sila na Torre dito sa bottom lane. So, maganda din yun. Kasi, at least, lumalaki yung pwede nilang sakupan, pwede nilang pagkuhanan ng kanilang farming site. For Evos Legends, Legends to, grabe yung push na ginagawa. Flicker out. Mukhang mantika na tamaan ng si Rek, mga Besiwap. Pero eto na, tuloy pa din. Naku po, sumaksak na lang pa atras si Cartesi. Nice setup there from Atlas, pero kinapost lang din. Ladies and gentlemen, here comes Ribo. Pero disengage na lang din. Walang casualty sa boxing na yon. Relax lang, nagsusubukan lang ng lakas at papalag din naman ng Bren Esports, syempre. And for this, tama nga si Ate Chantel na wala silang paik yung Evos Legend kung mapatay o hindi, importante mabawasan. Batuhan lang ng skill. Para pag if ever, kung dumating man yung Ling or hindi, pwedeng tapusin yung Ling. Yun, pwedeng biglang dumating to the rescue. Ayun na! Wala nang buhay, pero masastar yung Zeiss. Pero masi-secure lang din naman. Pero yun, nagkabawian dito Evos Legends at pati ang Bren Esports. Pero mahalaga, napatay si Rek kasi kanina pa nagbibigay ng damage dito for Evos Legends. Exactly, hindi sila nakaagalaw. Ito na, naupo si Kuya Ribs dito. Lumalaban lang din sa tatlo na nga Godlike pa. Flap TC mo, madadamay na lang din. Trying to escape for that. There's a shield ejector coming out. Pero wala pa din. Tatlo, apat ang patay ngayon on the side of Bren Esports that lives. PNK lang magbuhay. Alam mo dito, Parisus, parang nga nahihirap yung Bren Esports kasi diba si Rek lagi nasa damo. Even with the Selena. Tapos, wala silang advisable na mag-bush check. Kasi ano wala sila talagang heart tank eh. Parang magiging taga-protect dito yung chichotok ni mapangalit na ni PNK na Bren Esports. Pero that is it. Another third down for Bren Esports. Si Ducky dito or si Lusty. Eh, may pilita mag-purify kasi namaala din naman. Tempest of Blades. Nako po, pero si Juan dito sobra aggressive talaga, men. Grabe yung pinapakita din dito nila. Yes, meron naman silang Joet dito, tutusin of oops. Ayun lang si Ribo, napatay lang din mga kaibigan, another one. Flaptisi madadamay na lang, and for that, 2-for-nothing. Ayun, nakakuha ng trade. Ladies and gents, another one, another three. Nako po, oops. Grabe nga. Pero ito na si Sace, mga kaibigan. Dash away para kay Cartesi na dito na si Lusty. And, kamatikan pa yung araw, men. Kamatikan tamaan, Tevez of Blades, Cartesi, low on life. Nasakto, nakatapak ng trap doon ng Selena. Grabe nga naman yun, mga kaibigan. And for that, sobrang nahihirapan ng Bren Esports so far. Kung kanina nakita natin, 13-4 ang score. That leads to a 2K gold lead lang. Ngayon, halos 6K na ang lamang ng Evos Legends. Ang dami na kasi lang tower na nabasag eh. So, for this, lilit ngayon ang Bren Esports. Kasi mga possible nila i-farm, doon na pupunta sa kalaban nila. For few guys, this is the Lightning Truncheon top farmer para sa ating laro. It's Sling with 7.5K. I guess for Bren Esports, ang pinakakailangan nilang gawin dito, since meron naman silang joy, pwede silang mag-go engage for a gank. Para hindi na sila mahirapan pa. 21-6 ang ating score, mga kaibigan, for Evos Legends. Literal na all over the place si paring Juan. Automatically, pag meron team fight, nandun siya to finish the team fight. Or even for Selena din, grabe mga arrows niya. Pero ito na, mga kaibigan, Tempest of Blades. Ayun na!
napatay shutdown. Napaganda ng ginawa doon ng Bren Esports. Talaga sinakto doon nung Joy na kanyang ejector para tumama yung feathered airstrike ng isang Farsa. Yep. And for this mga kaibigan, naku po, si Wando has been taken down. And another one, sa Igwe push lang din for the two members of Bren Esports habang ginagawa nilang busy yung mga member ng Evos Legends. Wala nga namang makapagdepensa doon sa top lane kasi kinukulit-kulit sila din sa middle lane. Pero si Carl TZ, low on life, mga kaibigan. Nakagamit na rin ni Zeiss ang kanyang ulti dito. So, pwedeng pumalag. Yun nga lang, si Flap TZ. It's an off-cam kill. Ayun, sa top lane. Pero ang maganda pala dito for... Ayan na, tumalawin mga best. Wap, walang tatamaan. Pero wala na flicker si Rek dito. So, pwede siyang agreeing dito ng Bren Esports. Pero I'd like to commend this Selena. Grabe yung mga arrows na binabato niya dito again sa Bren Esports. Taga nahihirapan lang din naman. So, for Bren, ang kinagandahan, nakapag-push naman sila ng turrets against Evil Legends. Kaya nabipilitan yung Masha na hindi sumama pagdating sa team fight. Exactly. So, ang laki ng space ngayon for Evil Legends. No, oops, naku po, yun lang. Si Zeiss dito for his Atlas been taken down and gusto pa nag-feather airstrike lang din para makita niya sa bagay no, kung nasa saan yung mga kung nasa bush halos pag inoto-click mo aray ko po nakita lang din pero there's a winter dungeon si one on through backup medyo napakasim lang ng konti si Few doon and yung muntik na pero kamuntikan pero ano nag-stay dito si Few kasi isang tira na lang sa talaga na skill isang bitaw na lang talaga na skill automatic grabe dalawa agad yung may winter dungeon for Evos Legends at nagamit nila ng tama kasi meron silang flicker out at merong back up sa kanila. So kita natin kanina yung pagka winter transition ni Rek, pagka winter transition din dito ni Asep Sepulo. Tapos maganda agad ang naging or nagamit talaga pantakas. Exactly. No, napop na yung mga spells dito, mga kaibigan ng Evos Legends. So this time, pwede nang patay-patayin dahil wala na kayong panakas na din. Carl TZ dito, wala aking arrow flight. Tinamaan para bisal arrow kapag ka-bomba shotgun. Patay, ladies and gentlemen. But here comes Flap TZ. Lalaban lang din. Ako po. Ito na, ako mga kaibigan. Si Zeiss dito, grabe zone out na ginagawa lang din naman. This is against 3. Si Banjang Kok, naka-ready lang din naman. Ito na, si Selena. Pero may feathered airstrike lang din naman for this Farsa. Patay ang Masha. 3 men down for Evos Legends at ang trade for Bren Esports ay si Carl TZ lang. Oo nga, no? Siya lang sa bagay na ano, nabuhos. Nabuhos sa kanya. Oo, nabuhos sa kanya. Tapos, nagamit na yung Evos Legends, yung mga pang-flicker nila. So, good timing na ngayon for Bren Esports na i-force yung engagement. Kasi alam nila na pag nakapakumit sa clash, eh, no turning back. Oo. No turning back na paglaban na. Naku po, eto na. Lord! Lord, patawad! Pero eto na si Ribbon. Naku po, yun! Nadali, muntik na. Si Few, napakatagal ng follow-up damage. But there's a shutdown naman na naganap. Ducky running out life of Rusty Rudder for his PNK. Hinahabol, pero nagka-shield, ladies and gents. Zeiss. Grabe. Escape. Oop. At saka kita natin doon for Bren at saka Evos Legends na nang una sa clash. Talagang nag-ano na sila, ready na sila sa team fight. Parang dumating si Few, nakita niyo wala pumapansin sa Lord na wala na buhay. Tsaka niyo binatuhan na skill dito. Nice objective andito, there ako for Bren Esports at kita na natin yung damage. Yep. Nakilala kasi natin yung Bren dito na ano eh, na parang si Carl TZ talaga yung nagbibigay ng damage dito for Bren. So ang ginagawa ng Evos Legends, binabato lahat ng skill sa kanya. Unknowingly, ang gagawin ng Bren Esports after nun, tsaka sila hahamulin, para wala na silang kaya pang ibigay na damage sa kanila. Dahil dyan, ang Bren Esports ay merong bit-bit na Lord ngayon sa ating laro. Simple lang, parang ano lang to, parang mind games lang, hindi lang puro patayan, utakan na din mga kaibigan, linisan ng galaw, pero oops, naku po, eto na, ginamit na ni Zeiss ang kanyang ulti, but there's an abyssal arrow connected para kay Carl TZ, onto the backup lang naman ang ulti ni Few, pero patay pa din si Kuya Carl natin, another one, ejected na naman si Juan, oops, si Juan hinahabol dito ng Flap TZ, Joehead, pero si Ribo may sariling laban doon, hinahabol pa rin dito si Juan, or the link of Evos Legends, this Selena with a kill, si Ducky dito, nakaredy, op, makakatakas pa rin, si paring link natin, and medyo kumalat lang din naman ang nangyari doon. Pero comment kay Zeiss. Kasi ano lang din eh. Naka-ready siya doon. Pero sakit ng feathered airstrike dito ni paring Few. So para sa laban natin, ladies and gents, hindi talaga natin alam kung sinong lalamang so far. Oh. Kasi nandun na yung damage. Yep. Ang ano lang, kapag ka kung saan nakapwesto yung clash. Exactly. Kasi patas na eh. Kung nung early, mga bestie wap, lamang kitang-kita naman natin, lamang yung Evos Legends. Kaya kung bakit napakaraming kills niyan. Pero ngayon, uy, si Flap TZ, tinurnaround kill pa. Grabe naman, dismasha. No. Maganda, maganda yung ginawa. Item check nga tayo dun sa Masha. Grabe yung ano. Masha, masakit. Okay, okay. Naka-ano din siya. Naka-pangalit ito, Queen Swings. Queen Swings, at saka Demon Hunter Swords na nag-activate kanina against Flap TZ. Pero kita natin yung ano, yung gustong gawin na gameplay doon ng Bren Esports na gawa nila, na pull off nila yung kanina sa top lane. Mm-hmm. And we have Louie naka-ready doon. Naka-ready if ever. Sinama niya si Juan. Si Few dito, wala na buhay. Mga kaibigan, pero naiwan. Winter Transfer plus a flicker out para kay Rek. Pero
pumasok ang Selena and it's going to be a kill for Evos Legends ngayon. Alright, si Rebo yun, taas na lang din. Pero nalalim pala ni Kuya Juan dito. Gustong hulihin, but there's a flicker para kay Fyun. Ako po, napakalalim na niyan. Oops, si Juan, nakatakas lang. Apat ang patay ngayon on the side of Bren Esports. Grabe yung ano ngayon. At saka makikita natin ngayon, hindi usa dati yung pagka-winter thrasher flicker out, no? Oh. Kitang-kita natin ngayon na yun na yung bagong meta para sa mga damagers. Mm-hmm. Ang kinaganda lang for Evos Legends, since meron din silang ano dito, meron silang Ling, pwede niyang puntahan if ever yung nag-winter thrasher flicker. Oh. Oo, kahit tumakas. Pero for Bren Esports, kita naman natin, ang pinaka-crucial lang dito is i-defend lang nila itong inhibitor turret. Mataas ang chance silang balik tarin. Pero pinasok na mga kaibigan. Ito na ang fatal links. Wreck with a kill. Dalawa ang patay sa side of Bren Esports. Sira din ang inhibitor turret. Dalawa ang buhay for Bren Esports to defend this one. Si Pew mabubuhay na rin. And I guess for Evos Legends, may nag-build din ng Dominance Eyes. Pero ito na ang Ferret Airstrike. Napakasakit na naman. Tumutuhog na si Cartesi. Zayce, low on life. Wreck, pumasok. Pero wala na rin buhay. Mga kaibigan, lumalaban. Pero double kill para kay Cartesi. Naku po, lalaban pa rin si Few dito. Running out of life. Trying to escape. Pero mega kill para dun sa isang Ling na yon. Naku po. Ito si Cartesi. On, labanan mo. Pero yung mga tore. I mean, yung top tier 3 turret nila dito. Pinabayaan na lang. Ladies and gents, laban pa. Si Ling dito. Lumalaban. Wala nang buhay si Cartesi. And that will be a take down another one. Lasty trying to escape for his PNK. Kailangan ko mabuhay para madepensahan to. Pero yun, naku, ito na si Cartesi. Patay si Juan. Napakaganda na backup doon. Para ano to, para nagiging tag team to mga kaibigan. Kapag ka may buhay, tap na, paparit na yung challenge, yung player to. Ganun yung nangyayari sa laban naman, natin. Naman, atras ka, abante ako. Parang ganun, di ba? Parang game ka na ba lang, mga kaibigan. Pag di kaya, palit player. Pero, advantage sa Evos Legends yun. Kasi, nakaka-farm sila, nakaka-farm ng kills. On the other side naman, for Bren Esports, advantage sa kanila kasi malapit lang sila sa base. So, nag-i-spawn sunod-sunod yung mga player. Yun nga lang, nasira, wala silang dalawang inhibitor turret. Yun. For Evos Legends, crucial lang to. Although this is just the second lord, mahirap na since 17 minute mark, mas makulat mahirap na patay. Ferret Airstrike dito, Rebo, low on life, at ang sakit talaga nung ano dito, nung Luo Yi. I guess for Bren Esports, kailangan mapatay din agad si Luo Yi. Pero ito naman, andito si Flop TZ, dash away para sa kanya. And again, for Bren Esports, good thing here is nadedepensahan nila, masira yung pinaka-base nila. Oo, talagang. Madali lang yan para sa kanila na ano, na kung kukuha si Evos Legends ng Lord kasi meron silang parse eh. Oo nga, no, pwede silang pwede silang makigulo kung sakasakali. Eto na, mga kaibigan, ako po, magkakakitaan na uplife na yung Lord. Inano na, re-reset. Hindi pa nare-reset ha? Hindi pa nare-reset. Kaya, tsaka kayang-kaya ni Masha. This is a Masha. Nasisimulan pa rin, nireset na rin. Mga besi up for Bren Esports. Nakatago sila. Inaabangan kung kailan pupunta ang mga kalaban si Juan. Grabe si Juan, no? Grabe si Juan, ha? Napaka number one naman sa galawan. Pero eto, naku po, tinuloy ang Lord. Pero si Juan, oop, ole ka, nakita niya dalawa. Joy, napap na yung ulti. Wala na tempo sa blade, si Rebo, tumalon. Pero nandun pa rin yung Masha, si Rek, tsaka si Selena nandun, nakaredy. Wala na buhay, pero Lord has been taken here by Evos Esports. Nagkabalibagan na, patay at dalawa, si Rebo, buhay pa rin. Oh, Cartesi, si Rek, yung gusto niya kuhanin. Nako, ako nalalaban sa'yo, pero ito, Thorndraw, stickman mo. Takas na lang, napag-winter tranchot. Pero si Juan, wala nang buhay din pala, ladies and gentlemen. Nako po, yung PNK. Dito, oop, atcha! Grabe, patay, shutdown. Nat-nat ng tutang pikit. Oops, ito pa, bisilaro. Tutang pikit talaga, mga beswa. Pero kinagdahan, for Evos Legends daw sila nakakuha ng Lord. Unsought direct, mga beswa. Wala ng buhay mga yan. Nakaangat nga lang yung ningin with Evos Legends ngayon. So I guess for Bren Esports, kailangan nila madepensahan to agad. Knowing na patay dito si Flap TZ or the Jawhead. Pero kanina, na-force si ano, no? Natakot din si Juan kasi na-force din na ano, mag-Tempest of Blades agad kanina. Kaso meron kasing Lord, yung Bren Esports nag-focus sa Lord. But again, this is the second Lord. We have the Feathered Airstrike here para kay Pew dumedepensa. Pero naramdaman niya, ayun na, dikitan. Wings by wings para sa kanya. Tempest of Blades, Cartesi, low on life. Pero nandun yung damage or yung pagsunog passive ng emblem dito ni Paring Rek. Exactly. So ngayon, apat lang ang buhay dito for Bren Esports. Yung Lord is still up.
Second Lord pa lang to ng ating game, pero they have to really defend this one out. Naku po, sinu-zone out na rin. Mga kaibigan ng players ng Bren Esports, Lord is still alive. Humampas ng dalawa, there's still a minion. Ladies and gentlemen, ayun na, inangat-ngat na. Here comes the tutang pikit. Kain lang ng kain, pero ayun na sa dog. Kain lang ng kain, mga kaibigan. 38-85 sa ating score. Yes, naman dito yung Evos Legends, actually. Pagdating sa team fight or pagkuha ng kills. Pero for Bren Esports, kailangan natin i-comment kung gano'n nila katagal na dedepensahan dito yung mga base nila. Pero ito na mga kaibigan, binilbag si Zeiss pero walang follow-up damage or bumalibag si Zeiss dito sa ating laro. Naiiwalan din naman pero buhay pa rin dito si Atlas, naghihiwalay manananggal ng Mobile Legends, mga kaibigan. Hinati sa dalawa ang sarili. Di ko na alam kung kaliwa o kanan. Pero oops, naupo, laban lang si FlapTizzy with his ejector or unstoppable force. Na-dodge lang din naman ni Kuya Wan natin for this Ling. Ah, si Ling na napaka-killing machine. Tsaka, ay, si Selena pala ang top kill scorer natin for this game, 13-3-9. Pero ito, kumapansin natin ang ginagawa dito na yung Evos Legends, maingat na rin sila. So, Bren Esports, this is the late game, hindi na nila kailangan masyadong humabol pagdating sa item eh. Exactly. Kumbaga, paunahan na lang ito mag-set up play. Isang malupit lang na Guardian of the Avatar dito para kay Ribo, automatic mahihirapan dito ang Evos Legends kasi grabe yung hold, tas may sip-sip factor pa siya at damage ditong yung palito yung ano yan si Gatot. Gatot Kacha. Oo, di naman no, tas may vengeance pa. So all spells are now up kay Ling na lang yung halos for this retribution, pero okay lang, tingnan natin ngayon na sa nakikita natin, lamang talaga na ngayon ang Evos Legends. All through the time, talagang nape-pressure na yung top at middle lane ng Bren Esports. So for the question here, Bren Esports, kailangan nilang gumawa ng kakaiba dito para makabaliktad man lang ng lane pressure. Kasi sila ang left behind eh. Sila ang nagbababawi eh. Feeling ko for Bren Esports, kailangan nilang protection ng CFR Farsa. Kasi pag nag-feather earth kita si Farsa, automatic nilalapitan siya ng Ling. Or minsan, binabatohan din siya ng Abyssal Arrow dito ng Selena. So pag naprotektahan nila si Farsa, since ito yung pinaka-burst damage yun nila, automatic madadalian sila. Pero tinanmaan na naman ng Arrow. Here comes the ultimate from Ribo. Patay si Pew, mabeswa, patay din si Lasty. Pero laban pa din, ito na si Cartizzy with almost a kill. Pero yun na lang, napatay lang din naman. And that is it, 3-point Cartizzy down. Apat nang napatay na nga ngayon, mga kaibigan. And that's gonna be the first wipe out of our game. Bren Esports has been taken down by Evos Legends for that clash. Naku po, eto na. Kakatok na ang Evos Legends sa kanilang base. So, most likely, tapos ang boxing dito sa game number 1. That will go to, Evos Legends na nga. Grabe yung laro yun, men. What a fight!